At kasunod ng kanilang pangharas, tinawag ng China na trespassing at pagbali umano sa pangako ang ginawa ng mga barko ng Pilipinas. Tugon ng DFA, walang pinapasok na kasunduan ang Pilipinas kaugnay sa mga teritoryong inaangkin ng China. At yan po ang sanipuwersang tinutukan ni na JP Soriano at Chino Gaston. Ang malapit ang pagbomba ng water cannon sa resupply ship ng Pilipinas na unay sa May 4, ikinagulat daw ng National Security Council at Department of Foreign Affairs, lalo na't naging payapa ang huling misyon sa Iyungin noong Pebrero. Sa kabila ng mga pahayag ng China, wala raw kasunduan na pinapasok ang Pilipinas sa China tungkol sa Iyungin. China, however, has made references to supposed agreements or arrangements out of these discussions. The Philippines has not entered into any agreement. I repeat, the Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdiction over its EEZ and continental shelf, including in the vicinity of the Iyungin Shoal. Ayon sa US State Department, tutulong ang US kung magkakaroon ng armed attack sa mga barko, eroplano at mga tauhan ng AFP at Coast Guard ng Pilipinas alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Pero hindi nila masagot kung sakop ba ng MDT ang mga nangyayaring pangwa-water cannon ng China. Do these constitute armed attacks? I think it was water cannon and collisions of boats. I'm not going to speculate or get out ahead of any discussions in this regard. Para naman kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, isa sa pwedeng gawin ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China ay ang pagtayo ng lighthouse sa Iyungin. Tiyak na aalma raw at haharangin ito ng China. Pero oras na mangyari ito. Hihintuin tayo ng China. Then we go to the tribunal. Because under the UNCLOS, we have the exclusive right, because that's our EEZ, to manage the fisheries there, to manage the natural resources there, to preserve the natural resources there, and to conduct scientific studies. Ang China nagpadala naman ng protesta sa Department of Foreign Affairs dahil sa anilay trespassing sa Iyungin Shoal na tinatawag nilang Renai Jiao. Giit ng China, mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ang nanghimasok sa bahagi raw ng kanilang teritoryo nang walang permiso mula sa gobyerno ng China para magdala ng mga materyales at supply sa BRP Sierra Madre na illegal umanong nakasadsad sa Iyungin Shoal. Ginawa lang daw ng China Coast Guard ang mga regulatory action sa mga sasakyan ng Pilipinas na anilay sang-ayon sa batas, professional, restrained o nagpigil pa nga raw ang China Coast Guard sa kanilang mga naging aksyon at makatarungan daw ang kanilang mga ginawa. Ayon naman sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, Pilipinas daw ang sumira na naman sa pangako nito sa China matapos daw ang anilay mapangahas na pangahamon at aksyon ng ating mga sasakyang pandagat sa Iyungin Shoal o Renai Jiao. Pilipinas daw ang gumagawa ng gulo ng paglabag daw sa kanilang territorial sovereignty at maritime rights. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino sa pag-intindi sa mga pahayag ng China. China has a lot of narratives and we really have to be very careful. But they're not in their EEZ. They're a big distance away from the EEZ. They are in our EEZ, and because of that, it is us who will determine what we will do in our EEZ, is it not? Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sa isang pahayag, hinimok ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang China na magsabi ng katotohanan. Ang ginagawa raw ng China ay para subukang bigyan ng katwiran ang kanilang illegal na hakbang sa mga inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea.